Hi guys, welcome to my YouTube channel Pinoy Life in Italy. Benvenuti ragazze per il mio canale Pinoy Life in Italy. Non dimenticarvi di iscrivervi al mio canale. Don't forget to subscribe to my YouTube channel Pinoy Life in Italy. Kaway-kaway po dyan sa mga OFW na mga kagaya ko na nasa labas ng Pinas. So ang pag-uusapan natin ay tungkol sa Philihealth. Okay? So nag-research ho ako yung tungkol sa Philihealth ho na ang sabi is 3% po yung babayaran ng natin lahat. So actually po hindi ho ang Philihealth na ito, hindi lang ho siya sa pang OFW. Medyo disadvantage ho siya sa OFW. Ito ho is universal sa lahat ng Pilipino sa Pilipinas. So babasahin ko ho siya. Ito yung sa Republic Act 1122-3, known as an act of instituting universal health care for a Filipino, prescribing reforms in the Philihealth care system and appropriating funds, therefore, be enacted by the Senate House of the Representative of the Philippines Congress Assembled. So ito po yun, yung Republic Act 1122-3, known as the universal health. So ito po yung ano, ito yung hindi ko na binasa lahat dahil masyadong mahaba. So inano ko lang, kinuha ko lang doon sa mga ano. So sa chapter 3 National Health Insurance, section 8, program membership, yung pagpagpa-member nito shall be simplified in two types, direct contributors and indirect contributors. So ang pagsinasabi ho nating direct contributors, kung tayo po yung nagbabayad. Yung indirect contributors ho, yun yung independent, yung dependents ho natin, yung husband or wife or brothers and sisters ho natin, yun yung tinatawag na indirect contributors. So hindi ko nababasahin lahat. So under the law ho, hindi naman ho nakalagay dito na pagkukuha ang OFW ng OEC or Overseas Employment Certificate, kung hindi niya mababayaran ang yung arrears niya or contributions niya doon sa Philihealth, hindi siya mabibigyan ng OEC or Overseas Employment Certificate. So wala ho sa batas yun. So yun, isa ang una. And then next naman po ay hindi ho siya 3% lang. Hindi po 3%. Tagad po ang pagtaas nito, up to how many years? 6 years or 7 years ang pagbabayad nito. Staggered ho siya pagbabayad nito. So 2019 ang implementation ng batas na to, it was 2019. So last 2019, kung sino yung hindi nakabayad nito, kaway-kaway dyan, kagaya ko, hindi ako nakabayad nito, 2.75%. so pag next year, ngayon 2020, 3%. Next year, sa year 2021 is 3.5% or 3.50%. And then 2022 is 4%. Sa 2023 is 4.5%. 2024 is 5%. Up to 2025, 5%. So pag nag-i-start ang salary ng Filipino from 10,000 above up to 100,000. From selling 10,000 ha, income rate floor is 10,000 sa baba, floor income rate floor is 10,000, lahat yan, general, up to 100,000. Pagdating mo din dito sa 7 years, 5% ang kukunin nila sa sahod. So can you just imagine, ang laki niyan, ang napakalaki po. Tapos, isa pa, ang hindi talaga ako medyo, hindi talaga ako natutuwa sa totoo lang. Babasahin ko sa inyo ha. Babasahin ko po sa inyo. Philihealth shall provide additional program benefits for direct contributors where applicable, provided that failure to pay premium shall not prevent the enjoyment of any program benefits. Okay siya. Provided further, ito na yung masaklap. Provided further that employers and self-employed contributors shall be required to pay
all contribution with an interest compounded. Read my lips. Compounded with an interest compounded monthly of at least 3% for employers and not succeeding 1.5% for self-earning and professional practitioners and migrant workers. Utang na loob, Lord. Dito po sa employers, okay lang ito kasi syempre sa Pilipinas po kasi under the law, hindi ako sure kung how many percentages ang babayaran ng employer sa PhilHealth. Pero as I will assuming lang ha, 50% babayaran ng employer and 50% bayaran ng employee sa Pilipinas. Pero kung yung mga OFW na nagtatrabaho sa abroad, anong pakialam ng mga amo or ng employer dito sa abroad sa Pilipinas, to the government of the Philippines? They don't care at all, guys. So wag mong hindi ho maganda na aakuhin lahat ito ng OFW ng 3% yung compounded interest for those arrears, for those contributions na hindi natin nababayaran. Let's say 2019, surely maraming hindi nakakabayad noon. Isa na ako. So, it will be compounded, guys. 1.5% every month. Yung ang pagkakaintindi ko po sa compounded na interest, yung every month po, yung interest na hindi mo nababayaran, matutubo siya. Yung tubo, tutubo pa rin yun every month. Yun yung pagkakaintindi ko sa compounded interest. Correct me if I'm wrong, para doon sa mga mathematicians, para sa mga commerce, para sa mga statisticians dyan or kung ano pa man. So, it's not fair. Kasi kung magkakasakit po yung mga tao sa abroad, hindi naman po yan uuwi sa Pilipinas para doon magpapanggamo. Ha? Hindi po talaga. So, it's really unjust for the Filipino people who work abroad. Kasi hindi tama yung compounded. Okay lang yun kung nandun tayo sa Pilipinas nang tatrabaho. Kasi based on my experience when I was still connected in the Department of Education before, guys, let's say 20 years ago, magkabukay na nasa sa edad. Alam mo, bumibili talaga ako ng insurance ko na specifically for hospitalization. Kung hindi ako nagkakamali, 350 or 450 a month, talagang pinikit mata ko yun para lang magkakaroon ako ng special hospitalization insurance. Kasi I know na hindi naman ganun kaganda, hindi ko minamata ang ating mahal na bansa. Hindi ko kasi ganun kaganda ang ating healthcare services back in our country. So, kagaya ko, nandito ako sa Italy, I am very lucky, I'm thankful to God, I'm very grateful to God na nandito ako sa isang bansa na ang healthcare system nila dito is one of the best here in Europe, sa Italy. So, hindi siya ma-enjoy ng OFW. At saka, lugi po ang OFW nito kasi hindi naman siya, wala siyang cashier eh. Buo niya itong babayaran. Tapos pag hindi niya nababayaran, yung interest every month na hindi nabayaran, compounded interest, hindi ho tama para sa akin. So, yun lang ha. At tapos, ito pa guys. Yung paano ba ito natin ma... Kasi batas na siya eh. How we are going to stop this kind of law? Or what is this? By amending this law. So, hindi rin ako kung I am not a congresswoman, I am not a lawmaker, I am not a senator, I am not a congressman. Correct me if I'm wrong. As far as I know, sa pagkakaintindi ko, paano ba natin ito matanggal itong batas na to or makoreksyonan? Through law rin. They are going to amend this law. So, mga congressman, dyan sa atin, kaway-kaway, mga senators, I think you really have to take a look about this kind of, what is this? This kind of law na napasahon ninyo. Sana po maamendahan natin ito.
Kasi ang pagkakaintindi ko po ha, bibigay ko po doon sa mga hindi nakakaintindi, hindi naman lahat nakakaintindi about laws, about kahit ako nga, di ba? So, an amendment of law is a formal and official change made to a law, contract, constitution, or other legal documents. It is based on the verb to amend, which means to change for better, or amendments can add, remove, or update parts of this agreement. So, they are going to amend this one. Gagawa na naman sila ng batas, yung mga ano natin, yung mga lawmakers natin, the congressmen and congresswomen in our country. Gagawa naman sila nito ng batas para maamindahan itong batas na ito. Kasi medyo tagalido talaga ang mga OFW kasi hindi naman sila nag-enjoy nito. We are not going to go home in our country just to avail for the medication or hospitalization. So, sana lang po. So, mabuti nga ngayon, at least kahit pa paano, may emergency power si President natin, si President Duterte, na inano niya muna yung tawag nito, sinuspend niya muna. Because of his emergency power sa ano na to, sa law na to, yung doon sa COVID emergency powers niya, kaya pinasuspend lang muna niya. Pero it doesn't mean na okay na to. How we are going to abolish or to remove or to update this kind of law is to amend this one. So, sana po, yun lang ang mahihilingin ko para po sa kagaya ko nandito dito sa abroad. Then, aside from that po, hindi naman sana nang judge ako ng mga tao because this is still under investigation. Itong sa, naalala nyo yung sa scam ng WellMed scam, ghost claims dun sa mga dialysis, yung sa dialysis center, headed by Dr. Ryan C. WellMed Dialysis Center. He was implicated in an illegal Philihealth scam yung sa dialysis. Kasi malaking pera itong dialysis na to eh. Kasi depende kasi yan sa kidney ng isang patient kung gaano ang functionality ng kidney ng isang patient. So, let's say, kung hindi na gaanong nagpo-function, so kailangan tutulungan na mag-filter ng lahat ng mga, ano, ng dugo natin, i-filter siya, kaya siya dinadialysis. So, in every session sa dialysis, kung sa government ka, more or less 2,500. So, kung sa isang linggo, dalawang beses, let's say, mayroon pa yung tatlong beses eh, sa isang linggo. So, i-times mo yan sa isang ano, sa 2,500, magkano pera ang kukunin mat nila. So, hindi, nagkukuntsabahan sila sa PhilHealth para makakuha sila ng bayad ng dialysis, samantalang patay na yung taong nagdadialysis. Ghost nga ang tawag, di ba? Ghost claims ang tawag doon. Nagkukuntsabahan ang PhilHealth at saka ang kuan at saka yung tawag nito yung ito si Dr. Brian C. as of this time hindi pa naman siya under process pa yung under investigation pa yung mga kaso nito. Sana man lang, di ba, isa pa yan, ang daming perang babayaran, pero yung mga namumuno, hindi naman din, we are not perfect, pero alam naman natin hindi naman din sila mga credible person. Can you just imagine? Just cool, Lord. Ghost claims. Patay na yung nagda-dialysis. Kumukubra pa sila ng pera. So sana lang po, ano, sa bagay, sa tingin ko naman talaga, sa totoo lang, I really trust the government, especially kay Andres. This, ano, the 30 government, talagang naniniwala akong talagang totoo. Eh lang, mag-isa lang kasi siya eh. Mag-isa lang siya, hindi niya lahat masawata, mag-isa lang. So, kailangan ng tulong, magre-report para masawata itong mga klaseng tao na to, para uusad man lang at giginhawa man lang ang ating mahal na bansa. So, okay. Para sa mga OFW, kawawa tayo nito. Tapos, isa pa, hindi lang siya 3%. As of this year, 3%. Next year, this will be 3.5%. And then the succeeding year, up to 5% po sa ating salary ang kukunin nila. Okay? So, sana po,
sana po maamindahan ho nito ng ating mga mambabatas sa ating bansa. Maraming salamat po. Don't forget to subscribe to my YouTube channel, Pinoy Life in Italy. Bye! God bless po sa ating lahat. Bye!